Bali, nag-away po sila dun sa property na pinatayuan po ni Jerry. Bali, ang nangyari po, nagastusan niya na po yung bahay. Bali, part niya po yun. Hindi naman po inaangkin. Kumbaga, may amicable settlement na po na nakalagay na ipapagawa po yung room niya. Ginastusan niya na po. And then, yung nagastusan niya na po yung property, yung sa room niya nga po, eh, bigla na po gusto na po siyang paalisin ng kanyang magulang at ng mga kapatid. So, gusto ko lang po maging malinaw, no? Ang yung bahay na yon ay na-partition nyo na. May part doon, para ba siyang apartment type na may part doon na para na sa'yo, yung part para naman sa iba. Ganun po ba? May part na po doon sa mama ko. Kasi may mga partition na po doon eh. May mga asintada na po. Ngayon okay. Po, yung mas malaking part po sa mama ko, nakuha niya po yung hanggang kusina, tapos sa kapatid ko po, may second floor hanggang third floor po sa kanya. Ngayon po, dahil po may amicable settlement na kami na pinapaubaya sa akin ni mama yung ibaba para sa kuryente at tubig, kaya po napagawa ko po yun. Maliit lang po talaga yun kwarto kasi may business po kami yun, sa pagpupusa, eh ilalagay ko po doon yung pusa, ibabalik ko po doon, kaya pinalaki. Napalakihan ko po 'yun. Okay. Kasi po doon na, kasi yung ipon ko po, yung savings ko, tapos yung pinagkakitaan ko po sa pusa, nandoon na po lahat. Tapos bigla-bigla na lang po nilang kukuhain ng ganun-ganun na sino lang po. Sino po yung unang nanugod doon sa video? Bali sila po, magkapatid, pati yung nanay tumulong po. Imis po yung tumulong po yung nanay, ang ginawa po sinakalpa po siya. Magandang hapon po, Ma'am Catherine. No? So, bakit naman po kayo nanakit, Ma'am Catherine? Yung pananakit niya, sir, dahil kasi minumura ang nanay ko, pinapahiya. Kahit sino, sir, na anak, sir, gagawin yung para sa magulang. Tama ko, sir, di ba? In other words, ang ginagawa mo dito, ipinaglalaban mo yung nanay po ninyo. Yes po. Yung pagmumura nila, bigla-bigla sila sumusugod, sir. Alam mo yun, sir? May ano na sa barangay, sir. Diba? Ano ginagawa nila? Bigla-bigla silang pupunta rito. Dapat nga ginagawa nila, kinakausap lagi nila yung nanay ko. Parang parang kumbaga parang nililigawan. Kumbaga ganun, diba? Hindi eh. Pag ginagawa niya, dadaan ko sila rito. Tatawagin yung mga kapatid ko namin na may utang sa nanay ko. Tapos, para pagkatumpukan kami dito, ganun ang ginagawa niya. Hindi niya alam, stress na stress ang nanay ko. Okay. Ma'am Jelly Joy at Anna Marie, ano pong masasabi niyo doon? Ako na po, to make the story short po, anong nangyari po kasi niyan, ayaw po kasi nilang papasukin si Jelly Joy doon po sa bahay na tinitiran. Ang ginagawa po nila, hinaharas po sila, ito si Jelly, ayaw po papasukin. Eh bakit po hindi nila papasukin? Eh may amicable settlement po na pumapayag po yung magulang at sila alam nila, nagagastusan ni Jelly yung bahay. Mm-hmm. Pero ang ginawa po nila, nung nakita na po nilang napalakihan, nagastusan, naging ano na, mataas na, laki na kasi na nagastos niya. And then ang nangyari, bakit po bigla po siya pinapalayas? Sana po, nangyari, nung December pala, kasi December sila nag-start magpagawa eh. Nung December po, ang una nagpapagawa ay mama niya at saka si Jelly Joy. Ang ginawa po niya ni Catherine, hindi po sana siya magpapagawa. Pero ang ginawa niya, ang bayaw po kasi niya yung construction. Ang ginawa niya po, sinulat niya na nga po si Kerker, hinayaan na po ni Jelly Joy. Ang ginawa niya po, sinira niya pa po yung asintada ni Jelly na hindi po siya nagpapalam. Ang nag-uugat talaga dito, Sherry, is kung sino ba talaga ang dapat na nandun sa lower floor na yan, na kayo po yung gumastos. Tama po. May pag-uusap yan sila, sir, sa barangay, sir, di ba? Pumapayag sila sa baba lang, sir. Sa baba lang niya, sir, sa first floor lang. Yan ang pag-uusap nila, sir. Ngayon, sir, hindi na pwede kami dumaan or maglagay ng alulod. Hinakop niya lahat, pati second floor, third floor. Hindi kami pwede dumaan kung ano-ano mga gamit doon. Di ba? At saka isa pa, sir, pag nag-away-away, automatically, papaalisin siya ng nanay ko. Oh. Ang point mo naman, Ma'am Catherine, dahil sa kanila nga yung lower floor ng bahay, ang sinasabi mo, hindi na kayo makaakyat ng mga gamit ninyo? Ganun po ba? Or pinagbabawalan naman kayo? Yung sinasabi niyang damage to property, nagpatong lang ng brain, doon na siya nagpabarangay na naman sa damage to property. So, bawal, every time na lang bawal. Dapat kasi, ganun ang ginagawa niya. Dapat kasi, bago mo pinatungan yun, kasi kumuha ka ng tibay sa amin eh. Kumuha ka ng tibay. Ang nangyari, sana kinausap mo muna ako. Sana may respeto ka rin sa akin. Hindi, wala namang problema po dun sa pag-connect ng part ng
partition niya dun sa may sa sintada niya. Ang masakit lang po doon ay yung bakit po nung natapos na po yung third floor ni Jelly, bakit doon po kayo nag-react? Dapat nung antimano nung pinapagawa pa lang yung first floor, hindi dapat nag-react na kayo. Tama. Hindi sir, ang ginawa nila, as in talaga kinawawa nila si Jelly. Mm-hmm. Nakita ko, witness ako doon kung paano nila kawawain. Mga medical tapos yung, pa ako eh, yung mama niya po ang ginawa, imbis na kasi siya po nasa Bulacan siya. Okay. Nagbi-business siya. Nandun siya sa Bulacan, nasa akin. Ang ginagawa po nila, eto nagpapagawa para wala pong gulo, ang ginagawa niya, nagpapadala ng pera. Kanino po ba yung bahay? Sa kanya po. Kay mama po. Sa mama niya po. Ah, sa nanay po ninyo. Hindi ko naman po inaangkin. Okay, kay mama pa rin po may yun. Ang kaso nga lang po, may amicable settlement na pinapaubayan niya nga po yung baba. Ibig mong sabihin, para makamitan sa nanay po ninyo yung bahay na yon, pero nagkaroon na kayo ng pag-uusap, pinapayagan na niya kayo, eto na yung sa inyo. Ganun po ba? Opo, amicable lang po, pero hindi naman po inaangkin. At saka wala pa pong titulo yung bahay, nasa under NGC pa rin po. Hindi, okay lang yun. Kung walang titulo, pero kung nire-recognize naman ng lahat na yung nanay po ninyo yung nagpatayo ng bahay, edi yung nanay niyo talaga yung nagmamay-ari doon. Yung sa lupa po, pero yung home improvement sa amin po. Yung allegation kanina ni Catherine, kayo daw ay ano, minumura nyo ba yung nanay po ninyo? Hindi po tatayong ko. Meron po, ipakita niya po. Okay lang po, ilabas niya po. Po napakasinungaling po niyan, sobra. Napakasinungaling po. Nandun po yung mga kapitbahay. Alam kilala po yung ugali nila doon. Mismo yung kapitbahay, wala po kaming kuryente kasi pinutulan niya po ako ng kuryente pati tubig. Napakabait po ng kapitbahay namin. Sila po ang nagkabit sa akin ng kuryente para magkailaw doon. Tapos tubig, tinutulungan din po nila ko. Napakabait po nila. Kayo po ba ay nakapag-report na sa barangay patungkol dito? Apo, ang report po ni Jelly about doon ay about sa malicious mischief, unjust vexation, and physical injury. About lang po yun, about sa kinase niya, allegation. Kayo po ba ay nagtagpo-tagpo na magkakapamilya doon sa barangay? Ayun nga po, sir. Ang nangyari po kasi, ang ginagawa po kasi nila, hinaras na po nila si Jelly. Kumbaga ang ginagawa, di ba nag-usap na sa, ang sabi pa po doon, ng Lupon, ayaw mo nun, babayaran ka ng nanay mo. Kung ayaw mo pumayo, di papadibolish namin yung bahay mo sa NGC, indoors namin ng mama mo. Kaya po, mas lalong lumakas po yung loob nila. Ang gusto nila, pulugulugan. As anak, may karapatan pa rin ako kasi legally daughter ako eh. Ayoko umalis, gusto kong tiran yun kasi wala na akong pera sir. Wala na. Ubus na dahil sa perwisyon nila. Lumapit po kayo sa aming tanggapan. Ano po yung gusto nyong mangyari ngayon? Ang gusto ko lang, magkaayos kami. Gusto kong bumalik doon, ipagawa yung pinto. Ah, gusto nyo magkakaayos sana. Opo, yun po as much as possible. Okay. Magandang hapon po, Ma'am Jocelyn Gabutin. Opo, hello po. Ayan. Nanay, nandito po sa tanggapan ni Senator Raffy Tulfo ang inyo pong anak na si Jelly Joy Ganya. As much as possible, kung maaari, ayusin na lang daw itong problema. Bukas po ba kayo sa ganong posibilidad? Opo. Kasi po, ang ano namin sa barangay, sabi namin sa barangay, sabihin po, mayod na po ako. Pero sila talaga ang napalakihin yung kanila. Ayoko nga po sana, ang usapan namin doon, kapag mag-away-away, willing akong ipa-stop na. Eh, nag-away-away na po eh. Sila po eh, kahit kapitbahay namin, nagmumura sila sa amin, mga wala po kaming, mga patay-gutong po kami, mga puta, nilmura po kami. Kaya po, hindi ako nag-desisyon na huwag na sila dito. Kaya po, kung dito po sila titira, baka lalong lumala. Kaya nga, sabi ko pa, huwag na. Nanay, gusto ko lang pong malaman sa inyo, oo, hindi po. Kayo po ba ay bukas doon hindi, sa hindi, posibilidad hindi. Na maayos pa ninyo to bilang pamilya? Hindi na po. Ah, hindi nyo na? Kasi na silang patirahin po. Ma, ginastosan ko yan. Nasa 500,000 na yung nagagastos ko dyan. Tapos ako, papalayasin mo. Yung kapatid ko na merong asawa at anak, dyan nakatira, ako single. Anak. Wala akong anak. Tapos ako yung papalayasin mo. Nandyan si ate, si Ate Che. Sina Sugadop, nandyan. Nandyan yung pamilya. Mag-negosyo kayo. Pero nagpirma ko sa barangay pero walang away-away. So dumating na sa ganito na nagmura kayo, namahiya kayo, yung kapitbahay natin, doon ka na lagi. Kami ako wala. Alam mo naman yung mga kapitbahay, may utang sa akin yun. Diyan ka, hindi na ako nababayaran. Alam mo naman yun eh. Alam mo yun. Ang Diyos, sakya ang Diyos, alam mo yun, Leng. Ha? O sakasakali ayaw kinakita patirahin dito, wala kang magawa. Hindi pa rin pwede yun, Ma. Kasi nga, anak mo pa rin ako. Kung papaalisin mo ko, dapat paalisin mo rin yung mga kapatid ko. Dapat inisin mo rin yun. Sakya
ang Diyos, ikaw may sabi nun, hindi ako. So, yun lang din ko. Anong sinabi mo? Yun lang din ang pinanghahawakan ko. Then, ikaw ang nauna. Binastos mo ako, minawalang hiya mo ako, lahat na pagmumura, lahat na kahihiyan, binigay mo na sa akin. Kaya ayaw ko na. At yun bang nanay na, dito ka titira, tapos lagi nag-aaway, o tama ba yun? Kaya, sinabi ko, ayaw ko na kung may pera ka, nag-iba ka na lang ng tirahan. Ma? Yung pala, mama, anong pala eh, kuring mo sa akin, nanay pala eh, bakit bilang walang hiya mo ko? O sige nga. Ma, ni minsan hindi kita minura. Nasaan ang pruweba mo na minura kita? Hindi ko lang alam kung saan papunta rin. No, hindi kita minura, ma. Nasaan ang pruweba mo na minura kita? Kahit yung video. Wala. Ma, kayo pa ngayon nagbibigay ng kahiyan dyan eh. Ikaw, every other day, lagi kang lasing. Ang gagawin mo pag nakalasing ka, maglulumpasay ka dyan sa labas, mga habol ka ng panaksaks. Si daddy nga hindi dyan nag-i-stay. Kasi nga, pag lasing ka, inaaway mo siya. Kahit kayo pa lang, nagsisigawan na dyan sa loob. Di na nga ako binabayaran. Oo, kaya nagawa ko yun. Oo, inaamin ko. Inaamin ko. Oo, nag-inom ako, nag-lasing ako. Oo, alam ng Diyos yan. Dahil sobra akong stress. Na hindi na ako binabayaran sa utang na ganyan ako. Tapos ganyan ngayon, ibabala mo sa akin, ibabasa mo ngayon sa akin yan. Hindi yan. Paul yung le. Hindi ako papayag na dito ka, kumera. Ate niya na po yung oo. Legal stand niyo po dito. Dito na. Una sa lahat, kaya tinanong ko kanina kung sino po yung nagmamayari ng bahay. And sabi nga po ninyo, yung nanay ang nagmamayari. No, bilang nanay po, syempre siya po yung may makaka-exercise ng tinatawag na rights of ownership. No? Mm-hmm. Yung paggamit sa bahay, kung sino yung dapat na manirahan po doon, ganyan-ganyan. Pero ang sabi po naman dito ng kanila pong anak, eh meron naman silang pag-uusap. Opo. No? Opo. Na sinasabi ng nanay dito, no, kayo yung titira doon sa baba. Opo. Okay, at yung pag-uusap naman na yan ay na in writing sa Shari. Mm-hmm. So, based on that agreement, opo, sila okay. Po ay gumastos mm-hmm. doon tama. Sa... Ito po yung mga resibo, napakarami pong resibo. Yan yung lahat ng... Sabi mo kanina, 500,000, mm-hmm. ginastosan ninyo. Mm-hmm. Yung sa area, yung po. Portion po mm-hmm. na ibinigay na sa inyo, kumbaga, ng inyo pong kahit nanay. Kahit din po sa area niya po, may ginastos din po ako, pati doon sa may baba, sa kusina, may ginastos din po ako. Pero hindi niya na po inaano yun. Kumbaga, yung part niya na lang sana, sana wag na lang po sana pag-interesan. Kasi ang sabi po sa kanya, yung inibitahan po sila sa... NHA sa barangay, tinanong siya, ano pong plano nyo kapag nakuha nyo na pa kay Jelly? Papaupahan. Okay. Diba pinaghirapan ng anak mo? Bakit gayon? Dita? Okay. Ganito diba? Po, no, kung talagang hindi niya po kayo patitirahin dyan sa property na yan at siya na, kayo naman po ay tinatawag na builder in good faith. Ibig sabihin, gumastos kayo doon sa paniniwalang pumayag yung nanay nyo. Opo. Okay. Nasa kanyang pag-uusap, nasa inyong kasulatan na pinapayagan kanya. So, hindi naman siya yung tinatawag siya rin na bigla na lang gumawa ng infrastructure or improvement mm-hmm. doon sa lupa o pagmamayari ng iba. Opo. So, you are builder in good faith. Ibig sabihin, hindi pwedeng sirain na lang ng nanay nyo yung napagawa nyo na wala man lang danyos sa inyo. Yes, opo, tama okay? po. So, kailangan kung gusto niya talaga na paalisin kayo dyan sa pinagawa nyo yan, kailangan niya kayong bayaran. Yes, opo. Yun nga po hiniling yun niya. Dyan po sa nagastos mm-hmm. po ninyo dyan. Ang okay. gusto po nilang mangyari eh hulug-hulugan. Eh paano naman po ako, wala na po akong pera. Magkano lang po yung hulug nila? Kaya po, para sa akin, much better po kung mapapakinabangan ko po kung ano yung napaghirapan ko. Gusto ko pong tumira doon. Okay. Ma'am, yung batas po kasi natin ni Shari ha, ang decision po ay nandun sa nagmamayari. So, yung nanay po ninyo ang magde-desisyon. Okay? Kung papayagan na lang niya yung property dyan, ibig sabihin, bibilhin niya. No? I-re-reimburse ka niya dun sa nagastos ninyo or kung hindi, okay, kailangan kanya talagang bayaran, no? Or manatili doon sa property po na 'yan. Okay, pero kung ang pinili po niya talaga ay wag na kayong makabalik diyan, kailangan niya pong bayaran 'yan. Okay? At kailangan niyang bayaran naman ng buo. Oo, okay? Tama. Kasi kung huhulugulugan niya 'yan, edi unfair din naman yes, sa 'yon. Okay? So kumbaga, i-evaluate niya yung choices niya. Kung gusto kong paalisin kayo pero afford ko ba? Kaya ko ba yung consequences? Kasi may obligasyon din pala ako. Pag yun ang pinili ko. Pero Shari, as much as possible, I want to be very clear. No? Lumapit po kayo dito sa amin kasi gusto nyo, pamilya naman sila Shari, sana maayos ninyo yung problema. Nakakalungkot, no? Mag-ina, okay, magkakapatid, nag-aaway okay. dito. At iisang bahay, Shari. Yes, magkakasama po. Pa pala sila dun sa iisang bahay. Okay. Magandang hapon, Sir Renardo. Sir, sinubukan po namin no, na pag-usapin.
ang nanay na si Ma'am Jocelyn Gabutin at ang kaniyang anak na si Jelly Joy Ganya. Ang intindi ko, meron pong nakasampang kaso dyan ngayon sa tanggapan po ninyo, no, dyan sa Lupon. Sinubukan nga namin pag-usapin. Meron po. Mainit pa po eh. Mainit pa po silang dalawa ngayon. So, inaasahan namin, no, pag sila po ay pinagtagpo dyan sa inyong tanggapan, eh baka naman makapag-usap sila na ayusin na lang itong problema na ito. Opo. Kailan po yung schedule nila dyan sa Lupon? Hindi po ako familiar sa specific schedule, pero maaring bukas yata yung isa. Bukas, kasi po, ano, nagkokontrahan na sila. Complainant yung isa, respondent siya sa kabila. Something like that po. So, may counter charges, ganun. Nagka-counter claim po sila na ongoing po ang sumo ni Jelly sa kanila. Bawal po yun, di ba po? Not just one, but three. Three times okay, po. Okay, so may mga counter charges din pala counter dito. Counter claim po sila. Okay. Sir Renato, ang sabi naman sa batas natin, kung may away talaga ng pamilya as much as possible bago tumuloy po ng korte yan, eh subukan nating pag-ayusin. We are trying our best. Yes po. And let's maximize po, Sir Renato, no? Kung kinakailangan na tatlong beses silang pabalik-balik dyan, oh, kung kailan malamig ang kanilang mga ulo, siguro mabuti ganun natin sila pagtagpuin, Sir Renato. Apo, schedule na lang din po natin. Yes po. Attorney, ang guideline po namin, aabot kami ng 30 days, extendable by another 15 days. Basta lang magkasundo sila. Opo. Handa po kami diyan. I-maximize natin, yan, ha? Sir Renato. Yes, attorney. Yes, we are doing that. Basta magkasundo lang po sila. We will give them all the time that they need according to the law. Sige po, Sir Renato Vittorio. Maraming salamat po at magandang hapon po. Si thank you, ma'am. Vittorio. Magandang hapon po. Samahan po namin kayo sa tanggapan po ni Cap Jojo Abad. Okay, para po mapag-usapan muna po natin to. Dapat po malamig po ang ulo natin. Dora, asistehan po kayo ng reporter po namin po.